Gan, eto magsasalita na ako ngayon kasi di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at bakit hindi. Okay, ngayon malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay? Ng mga nasa politiko, kung sino-sino mga yon, talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako, para lang maiba yung utak ko, para lang bumaliktad at sasalib kay Duterte. Mga kaibigan, oo nga, kailangan natin ng pera, natural. Sabihin natin, show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon, ang isang prinsipyo ng isang mistika, kailangan pangatawanan ko po. Kung ano yung naging salita ko noon, dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to. Kung ano yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama mai-stop ko. Lahat ng mga ano, magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga ano, kaya kong gawin. In 3 to 6 months, kaya kong gawin ng sandali. No way. Palagay nyo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos, binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Hey, tama. Agree. No, Duterte. Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng ito. Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na. Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic mo. Pinatay ka. Ngayon, dahil sa nakita ka, nandun ka pa sa lansangan, nandun ka pa sa labas, bigla ka brinatatat. Ano ang may paglalaban mo? Ano? Mga! Hey! Sabihin mo naman, ma-powerful si Duterte. Okay. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kanya, kaya niyang i-control. No. Putang ina! Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga putang inang mga militar! Binigyan sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sinong mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulela, hindi tayo mga militar! Gusto nyo ba na maging biktima kayo? Ikaw o ang pamilya mo na kahit wala kang kasalanan, brinatatak ka! Dahil lang sa law at batas ng punyetang Duterte na to! Ano? Tama! Putang ina! Pinatay ang tatay ko! Dahil walang hustisya noon! Sinabi nila na curfew hour! Sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad dahil bumabaliktad na ang tatay ko noon. Instead na pumapanig noon sa KBL, bumabaliktad siya, pumupunta siya doon sa panig ni Cory. Ngayon, nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko, ha? Brinatatak na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko. Anong nagawa ko? Asaan ang hustisya? Dahil by the time nandoon ang putang inang martial law. Alalahanin nyo. Ha? Once is enough! Martial law is enough! Pero ang magiging kahinatnan natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, putang ina yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast! More than how many times na martial law, it will be punyetang impyerno ang buhay natin! Yan ba ang gusto nyo? Putang ina nyo! Mag-isip kayo ngayon. Good. Prinsip.